Sa pagpapatuloy ng ating kwento patungkol kay Ruben, ang batang albularyo. Lumipas ang maraming araw. Patuloy pa rin sa pagdedebosyon si Ruben. May isang gabi na siya ay nanaginip. At doon lumabas ang kanyang unang gabay. Noong mga sandaling yun, ito ay nagwika sa kanya. Ruben, ako ang iyong gabay. Ako, si Ardo. Ha? Ikaw na ba yung gabay ko? Na sinasabi ni Lolo Isko? Ang pangalan mo ay Ardo? Oo, ako nga, Ruben. Nais kitang tulungan sa iyong pagmimisyon. Katulad din ng mga sinaunang tao na aking tinulungan maliban sa iyo. Kahit ang iyong ama ay naging kabahagi rin niya ako nung siya ay gumaganap. Ganun pala. Iyong ibig sabihin ikaw rin ang gabay ng aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Tama ka, Ruben. Ako ang isa sa mga gabay ng iyong ama. Salamat. Salamat sa Diyos at dumating ka sa pagkakataong ito. Marami kasi akong katanungan na hindi ko masagot. Huwag kang mag-alala, Ruben. Tutulungan kita kahit saan pa man yan. Kahit sa anumang laban ay hindi kita pababayaan. Maraming salamat sa iyo, Ardo, ha. Sabi kasi ni Lolo Isko sa akin, darating at darating ka at mangungusap ka para sa akin. Naintindihan ko. Noong mga nakaraang panahon o nakaraang paaraw ay hindi pa ako lumalabas. Ngunit dalawa kami na iyong mga gabay. Ako lang ang unang lumabas. Sapagkat marami pang bagay na dapat mumalaman na dapat ituro para sa iyo. Ang isang kasama ko ay hindi pa lumalabas. Ngunit lalabas at lalabas din yan. Hinahayaan ko lang din siya muna. Sapagkat siya ay may sariling pagpapasya. Ako ay nagpasya na magpakita na sa iyo, sa iyong panaginip ngayon, upang mangusap. Ang lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng iyong Lolo Isko ay aralin mo ang patungkol sa libreta. Oo, naintindihan ko. Kaya lang, paano kita matatawag? Sa libreta ay may nakasulat doon. Aralin mo ito kung sa anong parangan mo kami matatawag. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang aking pangalan, ako ay si Ardo. Teka muna. Ba't parang nawawala ka na? Hindi na kita makita. May hinay mo yung boses, yung iyong tinig. At nawala na sa panaginip ni Ruben ang kanyang gabay na si Ardo. At si Ruben ay biglang nagising sa kanyang panaginip. Yun na pala ang gabay na sinasabi ni Lolo Isko. Si Ardo. Agad niyang binuklat ang kanyang libreta. Sinilip niya muna ang matanda. Ito ay mahimbing na natutulog. Nakita niya sa kanyang libreta na naroon nga ang panawag o orasyon na panawag sa kanyang gabay. At tuwang-tuwa siya sa kanyang nakita. At naisip niya na gagamitin niya ito kinabukasan. At siya ay nagpasyang bumalik sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan ay nag-almusal sila ni Lolo Isko. Masaya sila habang sila'y kumakain, silang dalawa ay nag-uusap. Ruben! Ano, kamusta ba ang iyong pag-aaral sa espiritual? Mga tinuro ko sa iyo, mga ibinigay ko sa iyo, mga libreta, binabasa mo ba ito? Binabasa ko po, Lolo Isko. Oo nga pala, Lolo Isko, siya nga pala,
Nagbigay ng mensahe sa akin ang gabay. Ang gabay ko na si Arto. Ah! Mabuti naman kung ganun. Ardo pala ang pangalan ng iyong gabay. Oo nga Roy, sabi niya dalawa daw sila. Mainam, mainam Ruben. Sa ganyang paraan ay malalaman mo na sila'y nasa paligid mo lamang at nakahandang tumulong para sa iyo. Mahalaga na aralin mo ang lahat na nakasulat sa libreta sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa anumang laban upang mapagtagumpayan mo ito. Mainam din na alam mo ang panawag sa iyong gabay ang orasyon upang sa ganun sa kahit anumang laban ay agad mo silang matatawag sa oras ng kagipitan. Katulad ng pitong arkanghel na ibinahagi ko sa iyo ang mga dasal na nakalawag sa libreta na yan na ipinagkalawag sa iyo. Oo nga lo, kakaiba, kakaiba yung nakita ko. Matipuno siya na gabay at anghel din pala siya lo. Tama ka! Yang iyong gabay na yan na sinasabi mo ay isa rin niyang anghel. Saglit silang natigil sapagkat merong taong kumatok sa kanilang bahay upang humingi ng tulong. Lolo Isko, patulong naman ho, itong kapatid ko, nasasapian po. Mukhang naiinkanto po to. Tulungan nyo naman po kami. Ruben, sino ba yung tao na yun? Tingnan mo nga. Siglit lang po, titignan ko. Lolo Isko, patulong naman po. Agad nilang ipinasok ang pasyente sa loob ng bahay ni Lolo Isko at nasaksihan ni Ruben kung paano magwala ito. Hindi nyo ako kaya. Ikaw, umalis ka sa tabi ko. Gusto mo patayin kita? Galit na galit ang sumapi sa taong tumating sa kanilang bahay at ito ay nagwawala. Agad na kumilos si Lolo Isko at nagsalita. Ikaw! Sino ka ba? Elemento ka! Tumahimik ka! Agad itong umusal at ipinako ang elemento sa katawan ng tao. Sa tuor arepo tinedobera rotas. Sa tuor tinatit amin. Sabay ipinako ang elemento sa katawan ng pasyente. Hindi ito nakagalaw. Ngunit ito ay nagsasalita habang tinatanong ni Lolo Isko. Ano ba ang dahilan? Bakit ginagambala mo itong tao na ito? Sino ka ba? Akin siya. Alipin ko ito. Hindi ako natatakot sa inyo. Kaya ko kayong patayin lahat. Tumahimik ka! Kung sino ka man, tanggapin mo ito! Umusal si Lolo Isko sa kanyang hintuturong daliri at itinarak ito sa naaalihan na pasyente upang parusahan ang nasa loob nito. Araya! Ang sakit niyan! Huwag mong gawin niyan! Huwag mong gawin sa akin yan! Sino ka ba? Tumahimik ka! Sa pangalan ng Diyos Abang makapangyarihan sa lahat, tumahimik kang nilalang ka kung sino ka man! Itinarak niya muli ang kanyang daliri at nasaktan itong muli. Mag-usap tayo sa espiritual! Ano bang ginawa mo sa akin? Nangihina ako. Walang iya ka, matanda ka. Bakit mo gina ganito? Nasaksihan ni Ruben ang pangyayari niyon at siya ay nakangala at takang-taka. Grabe naman yung nakasapi na yan, oh. Tumahimik ka, Ruben. Diyan ka lang at magbasid. Ito ang tinatawag na spiritual kumbate upang malaman mo. Nang sandaling umusal muli si Lolo Isko, ay tumahimik ang nilalang
at naging malumanay ang salita nito kay Lolesco. Bakit mo ginagambala ang taong ito? Magsalita ka upang maintindihan ko ang iyong dahilan. Kasi po, pinutol niya ang puno kung saan ako natira. Walang iya itong tao na to. Hindi man lang pasintabi, basta pinutol niya lang ang aking tahanan. Ayoko na, nahihirapan na ako. Itigil mong ginagawa mo sa akin. Pasensya ka na. Kung sino ka man, hindi ako makaya. Titigilan naman kita kung lilisanin mo ang tao na yan at patatawarin mo sa kanyang ginawa para sa'yo. Naiintindihan ko na meron siyang kasalanan sa'yo. Ngunit wala ka sa posisyon para pasakitan ng tao na to. At alam ko nais mong kitirin ang kanyang buhay. Kaya alisin mo ito ngayon paman. Umalis ka dyan, lisanin mo kung ano may nilagay mo sa kanya. Paano ang bahay ko? Paano ako? Nagawa ko lang naman yan. Dahil malapit din itong tao na to. Naiintindihan mo naman ako. Naiintindihan kita. Ngunit alam mo na may batas tayo. Na hindi pwede na ang isang mortal at ng elemento na katulad nyo ay manghihimasok sa buhay ng mga mortal. Ngunit ako na ang humingi ng paumanhin sa iyo ng pasensya. Upang sa ganun ay kung anong gusto mo, sige, tutulungan kita na ihanap ka ng iyong lugar na pwede kang lumipat. Makapangyarihan ka rin naman, alam ko. Sige, magbibigyan kita. Kung hindi lang dahil sa'yo, talagang papatayin ko itong tao na to. Malupit itong tao na to. Ngunit ganun pa man. Sige. Pagbibigyan kita. Nakipagkasundo ang elemento kay Lolesco. At nalaman ni Lolesco na ito ay isang kapre. Isang kapre na nais niyang patayin ang lalaki sapagkat ang lalaking pasyente ay pinutol ang kanyang puno kung saan siya nakatira nang walang paalam. Muling nagwika si Lolesco sa sandaling yun at naging maayos ang sitwasyon. Naintindihan ko na ang sitwasyon mo sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. At sa ngayon, ako na mismo ang humingi ng paumanhin sa iyo. Mabuti pa kaibigan, lisanin mo tong taong na to. Ayoko namin din naman na maglaban tayo at nirerespeto rin kita bilang isang elemento na niligalid ang ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat katulad nyo. Napakabuti mo. Matandang Isko. Salamat sa iyo. At niligtas mo tong tao na to. At ikaw na lang humingi ng paumanhin sa akin. Ganun pa man, kapag hindi titunuin tong tao na to, kahit hindi man ako ay makakapinsala pa siya sa iba. Ewan ko na lang. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ako na ang magbibigay ng payo sa tao na to at pagsasabihan ko siya sa kanyang ginawa upang hindi na siya umulit pa sa mga katulad mong mga elemento. At naiintindihan ko yan. Salamat, kaibigang kapre, at pinagbigyan mo ang aking pakiusap para sa iyo. Walang anuman, kaibigang Isko. Sige, lilisanin ko na ito. Dahil sa iyong pakiusap, lilisan ako. Agad na umusal si Lolesco at hinawakan sa ulo ang pasyente at agad nang nahimasmasan ang pasyente. At nawala na ang kapre sa katawan ng pasyente. Iho! Ano ba ang iyong ginawa? Ano ba nangyari? Hindi ko alam eh. Bigla na lang kumakakumi. Ano po, hindi ko rin po alam nangyari sa akin po eh. Kasi po pinutol ko po yung puno sa likod ng bahay namin.
Eh, hindi ko naman po alam na masama pala yun. At nakakita po ako napakalaking itim po. Itim na nila lang. Natatakot po ako. Tulungan niyo po ako. Huwag ka na mag-alala. At wala na ang nilalang na yun. Hindi ka na niya gagambalain. Ngunit isang pakiusap ko lang sa'yo. Huwag mo nang uulitin ang mga ganung bagay. At irespeto mo ang mga nilalang sa paligid. Bago ka pumuto ng puno ay magpasintabi ka muna. Naintindihan mo ba? Opo. Sige po, susunod po ako. Tutukot po ako talaga. Di ko pa alam gagawin ko eh. Kuya, uwi na tayo. Lolo isko. Tutukot po. Lolo isko, uwi na ako kami. Salamat po sa tulong nyo. Walang alaman dyan. Sige na. Marami pa akong gagawin. Kayong dalawa magkapatid na. Mag-ingat. Hindi yung laging puto ng puno dyan. Magsilbing aral sana sa inyo ito. Yung ginawa nyo na yan. Naintindihan nyo ba? Opo. No, sige na po. Salamat po. Uwi na po kami. Tara na kuya. Agad nang lumisan ang dalawang lalaki at nagpasalamat sila kay Lolo Isko. At manghang-mangha si Ruben sa kanyang nasaksihan. Yun ang unang pagkakataon niya na nakita si Lolo Isko sa kanyang edad ay kaya pa nitong makipag-spiritual kombate. At tuwang-tuwa si Ruben sa kanyang nakita at talagang manghang-mangha siya. Lolo Isko, kakaiba pala yung ginagawa niyo. Nakakatakot. At ang galing-galing niyo ho. Talaga naman Lolo Isko, bilib na bilib ako sa inyo. Ruben, ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ay hiram lamang yan. Huwag mo kong puriin sa bagay na yan. Ako ay isang simpleng matanda lamang na may binigyan ng kakayahan. Ngunit ito ay pinagpapasalamat ko sa ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay na ipinagkaloob din sa akin. Ang lakas pala ng gabay nyo, lo. Grabe. Talagang hindi makagalaw yung kapre. Ang laki ng kapre, no? Talagang sabi nung mama, ang laki-laki daw ng kapre. Talagang takot na takot sila. May mga bagay na hindi pangkaraniwan na hindi maipaliwanag. Ngunit tandaan mo, Ruben, ang salitang respeto at paggagalangan sa bawat isa mapapasa katulad natin o kauri nating nilalang at sa ibang nilalang mo elemento, dapat ay may respeto pa rin tayo. Yan ang pakalagi mong pakatatandaan kahit saan ka mapunta. Oo, lo. Nakikinig naman ako sa inyo, lo. Saka bukod doon, lo. Grabe. First time ko lang makita ng katulad yung ganyan sa edad nyo. Pagamat ang tatay noon, nagmagamot din, halos parehas ng yung ginagawa. Pero kakaiba kayo, lo. Napakatanda nyo na, pero kaya nyo pong makipag-spiritual kumbate ng gano'n? Wala naman sa edad yan, Ruben. Wala sa tanda yan. Ang kapangyarihan ay kapag ipinagkaloob sa iyo ay kahit anumang estado na meron ka ay gamitin mo. Sabi nga nila, kalabaon lang ang tumatanda. Kayo talaga, lo? Palabiro pa rin talaga kayo? Ngunit napagod ako, Ruben. Medyo kinalawang na rin ako. Inuubo ko ngayon. Ay nako, napersa yata ako. Lintik naman na yan. Oh. Kala ko naman ay nag-retire na ako sa ganitong mga gawain. May mga tao pa rin palang nakakakilala sa akin sa ngayon. Kahit na matagal na panahon na. O nga, lo, sikat na sikat kayo dito sa lugar na to. Kilala pa rin nila kayo. At pinupuntaan pa rin kayo ng mga tao. Nakakatuwa lang. Alam nyo, lo, idol na idol ko kayo. Sana maging katulad ko rin kayo pagdating ng araw. Huwag kang mag-alala, Ruben. Sa pagdating ng araw ay mararanasan mo rin ang mga bagay na ito. Ngunit lagi kang maging handa. Sapagkat hindi pangkaraniwan ang iyong makakaharap. Hindi katulad ng nilalang lang na yan. Marami pa. Kaya mag-iingat ka at laging mag-aaral at huwag maging tamad. At patungkol nga pala sa iyong gabay na yan,
Alam mo na ang panawag sa iyong gabay na nakalagay dyan sa libreta na yan. At dapat mong pangalagaan yan. At alayan mo siya ng panalangin, lalo na sa pagkain. Pakainin mo rin ang iyong gabay upang mas umamo siya sa iyo. Papakainin mo yan sa oras ng iyong pagkain, sa umaga, sa iyong agahan, sa iyong tanghalian, at sa iyong hapunan. Kada kakain ka ay huwag mong bawabayaan ang iyong mga gabay. Yan ang itinuturo ko para sa iyo na ibinahagi rin ng sinaunang maestro na si Maestro Virgo noon. Kaya tanggapin mo ang bagay na yan. Salamat, Lua. Ngayon alam ko na kung paano gagawin at kung paano tawagin ang aking gabay. Huwag ka magkala, Lolo. Lahat ng mga pinagkalob mo sa akin ay hindi ko pababayaan itong mga bagay na ito at sisikapin ko ito na mas pag-igihin pa ang aking kaalaman at mas lumawak pa ito. Kasi gusto ko, Lolo, maging katulad nyo rin. Sobra ko kasi kayong idol, Lolo, kayo ni tatay. Bagamat wala na si tatay, pero idol na idol ko talaga kayo, Lolo. Naku, ito talaga ang bata na ito, nang bola pa. Sige, magalo ka muna. Magsibak ka ng kahoy. At para may pangluto tayo. Opo, Lolo, ako nang bahala. Huwag ka na magalala, Lolo. Pahinga ka na muna dyan. At nagpahinga si Lolo Isko. At si Robin naman ay ipinagpatuloy. Ay nagsibak na ng kahoy hanggang sa inabot na siya ng hapon. At nagluto na rin si Lolo Isko. At sila ay masayang nagsalo sa hapunan at masayang nagwintuhan. Diyan po nagtatapos ang ikawalong yugto o chapter 8 ng mga kwento ni Maestro Virgo patungkol kay Ruben, ang Batang Albularyo. Shoutout po pala sa lahat ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados, sa lahat ng mga batch, sa lahat ng mga solid supporters, mga silent listeners, mga sumusuporta sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala po ang channel na ito kung hindi dahil sa inyo. At sana po may natutunan kayo sa bawat binabahagi ko sa channel na ito na nasusubaybayan nyo. At patuloy nyo lang po susubaybayan ang mga kwento ni Ruben, ang Batang Albularyo. Hanggang sa muli po at maraming salamat po.